Hi guys, welcome to my YouTube channel. So sa vlog nito ay try natin mag troubleshoot ng isang electric stove. Ito ay Micromatic. Ano siya? 1500 watts. Ayan. So hindi siya gumagana guys. So try natin i-troubleshoot kung okay pa ba. So, pwede pa ba siya ma-repair? O kaya ay kailangan nang i-dispose? So, unang step guys, gamit tayo ng analog tester. Ayan, so, itong kanyang, ano, yung cord niya. So, i-try natin kunan ng continuity. So i-set lang natin sa 1000K para sa continuity. And then i-tap natin dito yung probe natin sa magkabilang dulo ng kanyang plug. Ayan. And then i-on natin yung pansin natin guys, parang walang reading yung tester natin. Yan, wala pa rin. So, nasa loob yung ano. Sira nito guys. Kasi usually, pag tinitester natin to guys, naka-on siya. So, mag-reading yung tester. Pero sa ngayon, wala siyang reading. So, kailangan buksan natin sa loob. Titingnan natin kung anong sira nito. So, try natin siyang buksan guys. May apat lang siyang screw dito. Ayan. Dito isa. Isa. Saka dito. Apat. Ito na guys, nabuksan ko na yung ano, electric stove. So kung mapapansin natin, so ito yung galing sa heater niya. So kung matanong nyo kung bakit may low, medium, high yung heater niya, yan, ito yun. So bali, yung dalawa, ito lang yung apat na pares nito. Yung dalawa, pag isinelect dito sa switch, so ito yung low. And then, itong ibang dalawa, yan, parang pinagdugtong lang siya, so maging medium na siya. Tapos pag i-select na naman dito sa switch na high, so bali yung dalawa na, dalawang heater na ito. So yan yung dahilan kung bakit nag-low, medium, high siya guys. So sa ngayon ay titignan natin kung ano ba yung defect niya. So dito sa loob, makikita natin mayroon siyang fuse. Ayan. So try natin tanggalin yung fuse. So ayan, tanggalin natin. So ito na siya guys. Natanggal ko na yung kanyang fuse. So i-tester na lang natin kung okay ba yung fuse. Ayan. So gamit na naman tayo ng tester. So ayan guys, kita natin. Ayan. So wala yung fuse. I-short natin yung tester. Okay lang naman. So wala yung fuse, putol yung fuse. Ayan. So yun lang ang sira sa electric range na ito, itong kanyang fuse. So bakit ba nasisira ang fuse na ito? So next natin gawin is i-check natin yung ano, wiring. Baka short na yung ano, yung heater niya. Ayan, check natin. So, iti-tester natin yung mga heater niya.
I-tester natin yung mga heater niya. So ito, okay lang tong dalawa. Itong dalawa. Yan, okay lang. Yan. Ito naman. So yun, walang putol yung ano, yung heater natin. So okay lang naman yung so yun guys, heater yung fuse lang siguro na overuse ito kaya naputol yung ano, gumigay yung kanyang ito, gumigay yung kanyang fuse. So paano ba palitan to? So kung titingnan natin itong maigi, may rated value itong fuse kung ilang amperes. Yan, so kung bibili kayo ng fuse, may nakatatak lang dito, siguro hindi nakita sa camera. Yan dito. May ano yan, rated amperes yung ano, yung fuse. So, bili ka lang sa tindahan at ibalik ulit dito sa kanyang fuse holder. So, magiging okay na siya. So, ito na guys, may nabili na tayo na fuse. Ayan. Isang ano, 20 amperes na fuse. So ang value ng fuse ng ano, electric wrench na yan ay 20 amperes. So papakita ko sa inyo ang ano, nabuo ang fuse na ito. Ayan. So yun, nagre-reading yung tester natin guys. So meaning buo ang fuse na ito. So ito lang yung sira sa ano, sa ginawa natin na electric wrench. Yan, so ikakapit na natin. So yun, nakapit ko na yung ano, yung fuse. So i-testing naman natin ngayon kung ano na ang status ng itong ating inayos na heater. Ayan, so try natin siyang i-tester. So paano mag-tester kung buo yung ano, yung ginawa natin ay dito lang tayo sa ano, sa mirror plug. Ayan. So wala siyang reading sa ngayon guys kasi naka-off yung switch niya. So try natin i-on. So yun, may reading na siya guys. So meaning buo na ang wrench na ito. Yan. So medium high. Balik natin. Yan. Then off. On. Off. Yan. So okay na. Okay na yung ginawa nating pag-repair sa ating electric wrench.
So ito na siya, guys. I-try na natin i-saksak yung ano, heater natin, yung Micromatic. Yan, so try na natin siyang lagyan ng power para matesting natin kung okay na yung pinalit natin na fuse. So yan. Tapos natin. And then try natin i-on. So yun, guys, may ilaw na siya. Yan. So okay na yung ano natin, guys. Okay na yung heater ng electric wrench nito. Ayan, umiilaw na siya, pero wag lang natin wala tayong pangsukat sa init diyan. So pero basically pag nakailaw to, so meaning gumagana yung ano, yung heater. Ito parang katul. Ito yung heater niya. So umiinit 'yan. Yan, so kung ilagay natin diyan sa med, ayan. So naka-on pa rin siya. So yun, guys, okay na yung ginawa natin, nagawa natin ang solusyon. So na-repair natin at okay na siya. Ayan, gumagana na siya. So kung bago pa lang kayo sa aking channel, sana po ay mag-subscribe kayo at click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago ko pang videos. At sana po ay mag-like at mag-share kayo para makita rin ito sa iba. Maraming salamat po sa inyong panonood.